magandang araw sa mga mahihilig sa araw. Andito tayo ngayon at ituturo ko sa inyo kung paanong mag-set up ng isang simpleng off-grid setup na may dalawang 100 watts. Bubuo tayo ngayon ng 200 watts package sa request sa atin ng kababayan natin sa Mindanao. Meron tayong dalawang 65 AH na battery at meron tayong dalawang solar panel na 100 watts at gagamitan natin siya ng solar charge controller at ng inverter. Gagamitin niya to sa radio at saka sa router na set up sa mga bundok. So andito ngayon tuturo natin kung paano natin ipagkukunay-konekta. So simple lang naman ang pag-setup ng off-grid. Pagka bumili ka ng panel, so makikita natin, halimbawa itong ISON, andito na yung diagram kung paano i-connecta. Actually, halos plug and play lang yan Ito yung panel, i-connecta natin dito sa charge controller, papuntang battery. Tapos itong battery ngayon, kukuha tayo ng power dito, dadalhin natin sa inverter. At ngayon, pagka may inverter na tayo, yung load niya na 220, yun na i-distribute natin kung doon sa mga appliances or equipment na gagamitin natin tulad ng TV, ng ilaw, at saka ng computer. So, ganun lang kasimple yung connection nito. Sundan lang natin yan, yung flow na yan. Magmula sa panel, papunta sa charge controller, then sa battery. From battery, pupunta ng inverter. At ang load natin, ang magiging source natin ng load sa 220 volts, ay itong inverter. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano siya gagamitin. Pero paliwanag ko muna kung ano yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng battery, kailangan natin ng charge controller, at inverter, tapos mga ito, battery wires, tapos ito yung solar wire natin, at itong connector, MC4 ang tawag dito. Dahil gagamit tayo ng dalawang panel, na i-connecta natin na parallel, meron tayong Y connector para sa mga parallel connection. So ito ngayon yung gagawin natin. Lahat lang yan, pagkukunay-connectahin natin, base lang dito sa flowchart na pinakita ko sa inyo. Ito ngayon yung ating charging controller. Ito. Ayan. So gagamit tayo ng Posca na charging controller. At madami rin naman itong nabibili kahit online. Ayan. So, ang gagamitin natin ngayon ay ito 40 amperes yung gagamitin natin. Tapos ito 500 watts yung solar inverter. So, ilista natin yung box tapos kasama yung itong cable na to. Ayan. Ilista muna natin para mas madaling paliwanag. So, sisimulan natin ang pagkukonekta dito sa panel. Dito sa panel, itong mga wire na to, makikita natin sa likod, meron yang sign ng negative at saka positive. So, makikita natin, ito yung negative. Ito naman yung positive. Yan, yung pointed. Ngayon, since ang gagamitin natin ay parallel connection, ibig sabihin yun, para mapanatili natin yung 12 volts na supply niya, kasi pag isineris natin to magiging 24 volts yan. So ang gagawin natin, ipaparallel natin, kukuhanin natin yung negative sa negative at saka positive sa positive. Ayan, pagkukonektahin lang natin yan ng Y connector. So ito na ngayon, ang gagawin natin, simple lang, ikonekta mo lang tong ayan, kukonekta mo lang itong negative. Ayan. Then, sa susunod na isa, sa isang panel pa ay yung negative. Ngayon, meron tayong negative supply. At ito ngayon ay gagamitan na yan. Pag, yung Y connector natin, isang pares na yan pag binili natin. Ayan. So, meron na tayo. Ngayon, napag-connecta na natin yung dalawang 100. Watts, so it's 200 watts na yan. At meron na lang tayong ito, may supply na tayo ngayon papunta sa yung PV papunta rito sa charge controller.
Ngayon, kailangan natin ng wire magmula panel papunta rito sa charge controller. Gagamitan natin siya ng solar wire. Ito na yung gagamitin natin ngayon. So, ang gagawin natin, tatandaan lang natin kung ano yung ginamit natin na nung ikinonekta natin itong MC4 dun sa wire, tatanda mo kung alin yung positive at saka negative. May mark naman yan. Yung isa may print, yung isa wala. So, kaya yung loob niyan, red at saka black. So, since nakatago na yung red at saka black niya, tatandaan natin, ito yung negative natin. So, connecta natin yung negative. At ito naman yung ating positive. Ayan. Ito yung negative natin. Positive itong pinag-connectahan natin. Ito yung negative. Ayan. So, ang negative natin ngayon yung walang print. Ayan. So, tapos itong positive natin ay may print. Pupunta lang tayo sa dulo ng wire. Ang negative natin ay ang walang print. At ang positive natin ay ang may print. So, ito yung negative. Ito yung positive. Ayan. Pero sa coding natin kulay red yan, yung positive natin, kukonekta lang din natin dito sa dalawa. So, gumawa naman ako ngayon ng parallel connection para sa battery. Ito yan. Nilagyan ko na siya ng terminal lock. Ito yung battery wire na gagamit, ginamit natin. Ayan. So, ang gagawin lang natin ay ikokonekta natin dito sa main screw na ito. Ayan. So, ganun din, para mapanatili natin yung 12 volts na supply natin, parallel yung gagamitin natin, kukonekta din natin ang parallel yung baterya. So, red sa red, ito yung positive. Meron na tayong connection, parallel connection ng battery. Positive sa positive at negative sa negative. So, ang gagawin lang natin, itong battery, pupunta yan sa charge controller. So, makikita natin dito, meron yung battery sign. So, yung positive, kukonekta lang din natin dito sa positive at sa negative. So, yung red ang positive natin, dadalhin natin siya dito sa positive na yan. So, gumagana na yung ating reading dito sa charge controller. Ngayon, gagawin natin, lalagyan natin ng supply ng solar yung charging controller natin using yung sa wire na nakakonekta doon sa panels natin. So, since kanina, yung may print ang positive, so verify natin, ito yung negative natin. Negative ay walang print at ang positive natin na may print. So itong may print ngayon, yan yung positive na ano natin. That ilalagay naman natin dito sa yan, dito sa solar panel natin. So yung logo ng solar panel, dadalhin mo lang yung positive, itong may print natin. Kukonekta lang natin dito yan. Meron na tayong connection ng panel. So, pero dito makikita natin walang charging pang nagaganap kasi nga nasa loob tayo. Then ang susunod natin ay ito na yung setup natin sa pinaka-charging niya. Tapos na tayo diyan. So, ang gagawin lang natin, lalagyan lang natin ng supply itong inverter natin galing dito sa baterya. Ayan.
Madaming klaseng inverter, mayroong pure sine wave, meron ding toroidal, pero depende yan sa requirements nyo. So kung gagamit, halimbawa malalaking capacity yung kailangan nyo, mga pump yung gagamitan mo, toroidal na yung gagamitin mo. Tapos yung pure sine wave naman, yung mas malalaking mga load. Since ang kailangan na load lang naman natin ay maliit, router lang yung pagaganahin nito at saka radio at hindi rin gagamitan ng mga ilaw. So ito yung requirements na hiningling sa atin ng kaibigan natin sa Mindanao. Ayan. So ang gagawin lang natin, susuplayan lang natin yung inverter. Kahit walang solar, basta may baterya ka, gagana yan. So red sa red. At saka ito naman ngayon yung positive. So itong inverter na to, may supply na yan. Ang function lang naman ng solar ay i-charge niya yung baterya. At yung baterya ngayon ang magbibigay ng power dito sa inverter natin. So ayan, meron na tayong supply. Ready na yan, magagamit na natin para sa 220 volts. Mga ka-solar, ayan, tapos na yung ating simpleng off-grid setup. Na sinunda lang naman natin yung ating flowchart o yung diagram natin na nasa box. Simple lang, magmula sa panel, ikokonekta natin sa charging controller. At ang charging controller, ayan, ikokonekta natin yung battery at yung panel dito. So ano ba yung function nitong charging controller? Siya yung nagkocontrol dun sa baterya na hindi niya ma-overcharge itong baterya natin. So, nati-detect niya kapag full charge na siya, ihihinto niya na yan para hindi masira yung battery natin. Napaka-importante nito na, ano, na gamitin. Kasi kapag dinirect mo yung panel sa battery, sasabog yan. Kailangan nating makontrol dahil mag-overcharge siya. And then, dito din, pala sa, ano, sa solar charge controller natin, ikukonekta mo naman ang ano mo, ang itong solar panel at hiwalay naman ng connection ng ating inverter. So sa gaya na sinabi ko kanina, kahit wala tayong solar, basta may battery at saka inverter, magagamit mo na yan. Kaya lang natin siya ginagamitan ng solar para i-charge yung baterya natin. Ayan. So sana ay natutunan natin ang pagbuo ng setup. Madami tayong mga dapat malaman pa eh, bukod sa paggawa nito. Paano bang kinocompute yung laki ng panel sa laki ng baterya. So, medyo mahabang computation yan. Sa mga susunod na video, papaliwanag ko sa inyo. At may mga Excel formula din tayo na doon na pwede kong i-share sa inyo later on. Pero sa ngayon, pinakita ko muna sa inyo kung paanong buuin ang off-grid setup na 200 watts package or 200 watts solar package. Itong 200 watts na to, sa apat na oras ay makakapagbuo na siyang ng 1,600 watt hour. Ito naman, itong 65Ah naman na to, para mapuno, kailangan mo din ng almost 1,500 plus na watt hour para mapuno siya. Sapat lang para punuin niya yung baterya sa isang araw. Hanggang sa muli, at kung may mga katanungan tayo, pwede niyo lang ako i-message sa baba at subukan natin sagutin yung mga tanong niyo. Maraming salamat!